Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga kasounds. Good day mga kasounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, pagbibigyan natin yung mga beginners no, kung paano mag-connect ng mixer to integrated amplifier na concert. So meron tayong concert 5 auto. So matagal na, marami nang nagre-request sa akin ng ganitong connection. So ngayon, pagbibigyan ko sila. So yung 502 natin, bali hiniram ko lang ito sa cousin ko no. So hindi ito sa akin. So mabuti lang may concert 502 siya no. So napakadali lang yung connection na ito dahil nga sa mga maraming nagre-request sa connection na ito. So i-demo na lang natin para at least may video tayo dito. So simulan natin yung ating connection no. So meron tayo dito ang mixer na Yamaha MG04BT no. Tapos sa Bluetooth ito, so kahit na hindi tayo mag-connect ng wire dito going to player, i-connect lang natin yung ating player sa Bluetooth is gagana na ito, no? So sa pag-connect sa amplifier natin is kailangan natin ng RCA going to PL jack. So dahil integrated amplifier yung ating gamit, so ito yung gamit natin, RCA to PL jack. Tapos pag wala namang Bluetooth yung inyong mixer, so gagamit kayo ng PL to 3.5mm. So merong PL to 3.5mm na no, direkta na. So wala, hindi na RCA. So hindi na tayo kailangan ng mono PL dito, kagaya nito. So meron na, yung dulo niya talaga is PL na no. So pag bumili kayo, pag walang Bluetooth ang inyong mixer, so bumili na lang kayo ng ganitong connector. Ito yung papuntang player natin. So yung first step natin, so kung makikita nyo sa ating mixer, may main output dito no. So sa baba ng main output, may left right dito. So dito tayo magko-connect. So kahit anong mixer, hanapin nyo lang talaga yung main output is dyan kayo magko-connect going to amplifier. So yung connection natin ito is stereo no. So dito may saksakan dito ng PL no, left and right. So ayan. So connected na yung ating PL to RCA natin sa mixer no. So yung dulo niya mamaya na lang natin ikabit sa ating amplifier no. So explain muna natin dito sa concert na ito no. So dahil sa marami talaga yung nagtatanong no ng connection, hindi pa rin nila mag-gets no kahit na nag-connect na tayo, kaso lang yung ating ginamit dito is Kevlar GX7. So gusto talaga nila na ma-demo yung 502. So ganun talaga, natural lang yan kasi nga mga beginners talaga sila. So sa concert 502 makikita nyo dito no. So may selector dito. Ito kasi pag A, pag B ito parang mono lang itong lumalabas no. Pag B, channel B lang. Pero pag A plus B, ito yung stereo nya. Stereo mode ng ano to, ng concert. So dito sa ating concert no, may nakalagay dito no. So off. May nakalagay dito tape, tuner, CD, CD VCD no. So ito yung selector na sinasabi ko no pag nag-connect kayo ng mixer going to amplifier. Tapos yung sa likod naman ng ating concert may nakalagay din dito no, tape, tuner, CD, VCD. So parehas lang doon sa selector. So yung out na ito is ginagamit ito for equalizer no. So pwede rin tayo gumamit dito pag mag-link tayo ng isa pang amplifier. So never mind na lang yung side na ito. So iniulit ko no, tape, tuner, CD, VCD dito sa likod rin. So ngayon dito sa concert natin dito sa harap, sa selector niya is may tape, tuner, CD, VCD. So kung saan ito nakatutok, doon kayo magsasaksak no. Halimbawa pag tape, sa tape tayo magsasaksak. Pag sa tuner naka-select, sa tuner kayo doon magsasaksak. Pag CD, VCD, doon kayo magsasaksak ng mixer going to amplifier ninyo. So magse-select ako dito. So yung isa-select ko lang is yung tuner. So sa tuner tayo. So dito na tayo sa ating likod ng concert. So hanapin natin yung tuner. So ito tape, tuner. So ito yung tuner. So dito tayo magsasaksak. So ganyan lamang kasimple mga kasounds no, yung connection ng mixer to integrated amplifier na 502. So ganyan lang kasimple no. So para lamang ito sa mga beginners. So sa mga expert, bali magaling na kayo dito. So yung mga beginners lang yung bagay na manood dito. So kung may manood man na expert pa rin dito, so salamat. So sa connection naman natin ng speakers no, so gumamit tayo ng KS450 dito. So two-way speaker na yung ating speaker dito no. So naka-connect tayo sa speaker A, sa
ano to, right channel at saka sa left channel, no? So naka-connect tayo speaker A, speaker B. So ganyan lang kasimple, no? So sa pag-connect ng speaker, wala namang problema, kayo nang bahala diyan. Napakadali na 'yan. So ito naman yung ating concert na two-way speaker, no? So napakalakas ng two-way speaker ko nito, original concert to na speaker. So pag ginamit mo ito, kahit D15 yung gagamitin mo na sub dito, is kayang-kaya niya na ano, na suportahan. So ngayon, inopen na natin yung ating mga unit, no? So naka-on na yung ating mixer at saka yung concert natin na 502. So ngayon, ang mixer natin, pag nag-connect kayo ng player, dahil sa yung ating mixer is Bluetooth, no? So pindutin lang natin itong menu, tapos pindut tayo dito. So pag may nag-appear na ganitong logo dito sa digital monitor ng ating Yamaha mixer, so it means ready to connect. So naka-connect na yung ating cellphone dito, kumonect na, so ready to connect na siya. Pero kung wala kayong ano, wala kayong mixer na may Bluetooth, so yung gagamitin niyo lang is yung ating PL, so 3.5 mm, yung pinakita natin kanina. So kung makikita nyo dito sa channel 3 at 4 ng main, sa baba ng main output, no? So ito yung going to player na ito. So dyan kayo magko-connect. So i-connect nyo lang yan dito yung PL. Saksakan din kasi ito ng PL, no? So ayan. Tapos 3.5, sasaksak nyo lang ito sa laptop nyo or sa cellphone. Ready nang tumunog yung inyong connection. So, isa-sound test na natin yung connection natin kung okay yung ating connection. So, ngayon, magsa-sound test tayo. So, yung ginamit lang natin is Bluetooth, no? Sa kinonect lang natin yung Bluetooth ng cellphone sa Bluetooth ng ating mixer. So, bago tayo mag-umpisa, no? So, may mga tone controls yan dito, no? So, meron ditong bass, middle, treble. So, ito yung sagitsit, ito yung vocal, ito naman yung sub niya. So mag-a-adjust lang kayo dito, tapos wag na wag niyong kalimutan yung balance, no, na i-center palagi ito. So ayan. Tapos dito pala sa AB, no. So kung mapapansin niyo, no, kung B, i-select lang natin ito sa B. So yung channel B lang yung tumutunog. So ito lang side na tumutunog, no. So kung mapapansin niyo, isang channel lang yung tumutunog niyan. Lakasan natin ng konti. So isang channel lang yung tumutunog, no, pag sa B tayo. So dito lang na side, no, yung tumutunog, kung makikita nyo. Tapos pag dito, wala siyang tumutunog, may tumutunog siya pero sa gitsit lang, no. Pero ewan ko dito kung bakit na may tumutunog pa rin na sumasagitsit. Siguro normal lang sa ganitong amplifier. So pag sa A natin siya i-select, so tumunog na yung dito na side. Dito naman na side yung wala. So, may tumutunog siya pero sa gitsit lang. So, ngayon, ibabalance natin sa stereo natin sa, lalagay natin siya dito sa A plus B. So, ayan. So, parehas na, no? May tunog na yung parehas. So, wag na wag nyong kalimutan dito na i-check palagi ito. Kailangan naka A plus B palagi kayo dito. Kasi pag A lang, isang channel lang yung tumutunog. Tapos yung B, isang channel. Kaya mapapansin nyo, mahina yung tunog ng inyong speakers. So ngayon sa tuner tayo naka-connect dito. So ulitin ko, pag sa tape kayo, tape din yung sasaksakan nyo. Pag sa CD-BCD, doon din kayo magsasaksak sa CD-BCD. So magsa-sound test tayo, no? So i-adjust ko lang yung ating tone controls. So i-middle lang natin yung ating bass, yung sub natin, treble, konting pihit lang. So half-half lang sila, no? So magsa-sound test tayo ng isang music. So ito yung sound test natin, no? So isang music lang yung sound test natin, mga ka-sound. So yung title nito is Earning Champagne Ocean. Oh, okay rin yung 502, no? Ayos rin yung tunog niya sa ating KS450. Oh, 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 oh
Shoutout natin sila ni Kenneth Carl Mota from Mabalacat, Pampanga, Lukban Electronics TV, Joven Amores, Marjon Manabat at si Joriger Bajalan. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasounds. So mga kasounds, yun lang yung sound test natin at saka yung connection natin sa ating mixer going to integrated amplifier na Concert 502. So sana may natutunan kayo sa aking connection, no? Sana naging satisfied kayo sa aking tutorial. So sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.